a beautiful day once again, and welcome back to my channel, Charles Gales Vlogs. So, saat video na ito, mag-harvest na naman tayo ng ating mga kanin na gulay, kamatis, talong, and peppers. May panakanakang sitaw na, guys. Nakita ko kanina dyan. May panakanakang sitaw na. Pero dalawa lang yun natin nakita ko. Ano pa lang, hindi pa madami, kunti pa lang. So, second harvest ko na ito. Kung napanood nyo yung first harvest ko, nag-harvest tayo ng talong and kamatis. So ngayon, marami na naman tayo nakitang pulang kamatis, no? Pwera pa din sa nabigyan natin noong nakaraan. Meron na naman tayo nakita maraming pulang kamatis. Kailangan natin i-harvest kasi yung mga uwak kasi, guys, inaabangan din nila yung mga kamatis. Pinakayan din nila yun. So before that, mag-ano muna tayo, magsindi ng katol. Kasi dito sa lugar namin, pag summer, grabe ang lamok dito, guys. Sobrang laki ang lamok, ang sakit. Mga gat, pag nakita ka talagang dadapo agad, tas sisipsipin na agad yung mga, yung ano mo, yung dugo mo. Hindi ka gaya sa atin, di ba? Maliliit, ganyan. Tapos, ahi-ahi pang kakagat dito, guys. Ano, talagang malaki ang lamok. Tapos, yung mga anak ko, pag nakagat sila ng lamok, ano, namamaga. Allergy sila sa lamok. So, sindi muna tayo ng katol para pagpapasok tayo doon, dyan sa likod. Dami sing lamok dyan, guys. Ano, tawag nito, nagtatago doon din sa mga dahon. So, lingit sa kalaman ng iba, akala nila ang Japan walang katol. Merong katol, guys. Ang daming klaseng katol ito, iba-ibang fragrance. Tignan mo naman, oh, lata-lata ang katol dito, hindi sa kagaya sa atin, karton-karton dito, lata-lata, guys. Pinakamalit nga lang na lata yung kinuha ko, may mas malalaki pang lata dyan. Maraming katol, maraming lamok dito, kaso lang, ang kinagandahan naman dito, maraming ang lamok pero wala namang dengue. What? Kasi, tawag nito, walang dengue dito kasi malinis naman kasi ang Japan, hindi kagaya sa atin na may mga estero-estero, ganyan. Dito, walang ganyan, pero may lamok. At least, walang, tawag dito, walang dengue. Ano naman kinagandahan dito? Pero guys, matakot kayo, ang lamok dito, kakaiba, laki. Amoy katol. Ano pa nga ba? Ayan. Ganyan sila lagyanan. Ayan. Meron na tayong ano, panguntra sa lamok. Oh, yes, Daddy. Ayan, no? Sabi mo na natin dyan. Dalhin natin to. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Marami na namang kulay pula na mga kamatis. And of course, our peppers, sweet peppers.
Ayan, mga ganyan peppers, ang lalaki guys, oh. Grabe, oh. Kung makita nyo, oh. Grabe, ang laki, oh. Ayan, oh. Wow. Wow! Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe. So, ayan na naman. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga kamatis natin na nagsisihinuga na. Ayun, ayun. Ayan. Ito, paprika. Ano to, kulay yellow and pula. Hindi ko alam kung alin ang pula dito. Tsaka yellow kasi hindi pa naman naghinog. So, ito yung sinasabi ko sa inyong sitaw. Ayan, may dalawa akong sitaw na nakita. Siguro, andyan sa likod. Kailangan na natin kunin siguro yan. Sahog natin sa mga ano natin, gulay-gulay. Ayan. Bunot-bunot din pag may time, ano. So, talong. Yun, pwede na. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun. Ayun, ayun, oh. Ayun. So, yung ano natin, yung sayuti natin talagang grabe yung pagwawala ng sayuti natin, no. Ito guys, sitaw ito. Itong dahon na ito, sayuti. Hindi pa namumunga yung sayuti. Nag-aano pa siya, gumagapang pa siya ng gumagapang. Yung sitaw natin, may panakanaka na. Doon dito sa area na ito, wala pa sayuti. Ay, ito yung sitaw, hindi pa namumunga. So, nag-aano pa siya, nag-vine pa siya. So, meron din tayong spring onion. Yung talong natin, ayan, naka sa lupa. And, of course, yung inaabangan ko, ano, itong habanero hot pepper. So, meron akong habanero, guys, ayan, oh. Yan. Ayan yung habanero ko, hindi pa hinog, no? Ano pa lang siya, hilaw pa lang. Meron akong habanero kulay red and kulay yellow. Inaabangan ko ito. Gusto ko matikman yung anghang ng habanero ko. Yan, yun yung tanim kong habanero. Ayan, oh. Yan, ito guys, ito. Ang daming bulaklak, ayan, oh. Ayan, oh. Kasi yung habanero ko na yan, nung isang buwan, dalawang buwan na sila, pinrun ko kasi yan guys, kaya tignan nyo, maraming branches. Maraming branches. Itong isa, medyo matingkad dito, medyo bansot, pero namumunga naman. Kasi yung area na ito, medyo matigas yung lupa, kaya siguro bansot siya. Pero kompleto sa ano yan, kompleto kompleto sa fertilizer yan. Ang style ng pagpa-fertilizer ko is every 10 days lalagyan ko ng chicken manure. Then another 10 days urea. Sinasaboy ko lang diyan. Sinasaboy lang pa konti-konti. Tapos another 10 days triple 40 naman, complete fertilizer. So, another, pagtapos na naman, after 10 days, chicken manure na naman. Pakunti-kunti lang, kasi pag sobra naman, ano yan eh, tawag ito, sisira. Tsaka, as much as possible, kunti lang talaga. Mas maganda yung kulang yung fertilizer mo kaysa sobra. Kasi pag nagsobra, malulusaw yan, mamamatay. So, ito, bili tayo ng manok, no? Bago natin na putulan ito, kasi gusto ko, puputulan ko ito dyan para dito magsanga-sanga kasi mahaba siya eh. So, pakinabangan muna natin yung mga dahon na malunggay natin, tapos tsaka natin siya i-prune. So, dalawa ang malunggay natin guys. Medyo tuyot na kasi medyo mainit na dito sa amin, wala masyadong ulan. And yan, ito yung mga tanim ko. I-harvest na natin. So, saan na yung lalagyanan ko? Doon pala yung lalagyanan ko. Actually, hindi natin kailangan ng scissors kasi pag nito, isang ikot lang naman to eh kasi mga hinog na eh. So, yeah.
ikot lang. Tara, ay. Dalawang ikot pala. Yeah. Yung mga kulay pula na, kunin na natin kasi may hinog na to eh. Alam niyo guys, last time nagtanim ako ng tatlong puno na ganito, ang dami na nahuhulog na. Hindi ko na napapakinabangan sa sobrang dami, nahuhulog na lang siya. Kaya this year, ang tinanim ko is isa lang, isang puno lang. So, ayos lang, konti lang, hindi masyadong madami. Kasi pag madami, wala, malalaglag lang, hindi mo mapapakinabangan. Sayang. Like what happened last year, nahuhulog lang dito guys. Sayang eh. So, ano naman, itong ano natin, itong tawag na ito, itong sweet pepper, kailangan natin kunin ito, masyadong malaki na. Oh wow, amazing, so amazing. Oh, ang bango. Ang bango. So ito naman, so ikut-ikutin lang natin yan guys. Yan, ikut-ikut lang. Oh yun oh, ayun oh, so nakadami na tayo oh. Yun pa, madami. Yun. May kunting sira pero okay lang yan, edible pa rin yan. Ayun. Medyo ano ah, kailangan natin ano, guntingin para mas madali. May gunting naman, bakit ayaw guntingin? Tapos nandito na rin lang naman tayo. Linis-linis na din. Yung mga unwanted leaves yung ganyan, tanggalin na natin yan. Tanggalin natin. Ito. Kasi ano na siya, yellow na eh. Tanggalin na natin. Para hindi kumalat yung may sakit kung may sakit man. Fungus. Yun yan. Tapos yung mga Zuckers, yung tinginin natin yan kasi malakas kumain ng energy yan. Ito Zuckers, ito pa, ito Zuckers yan. Ito Zuckers yan ito. Yung Zuckers yan. Ano pa? Mga suckers tanggalin natin kasi malakas kumain ng energy to eh. Yan, suckers yan. Tapos sa labas pala, lumabas yung ano ko, yung tawag niya ito. Tanggalin, unin na rin natin to kasi pag ito gumulang, sayang, hindi mapapakinabangan. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Natin kung may sitaw ba dito. Walang sitaw guys. Pero
So, say hello to my... Ang tawag namin sa halaman na ito is... hindi ko alam, nakalimutan ko. Basta maraming halaman kami ganito doon sa Dawis. Kumintang pala ang tawag namin ito, guys. So, ito ang tinatawag namin kumintang sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo. If you have a different name with this flower, can you please comment down below? Meron ako kumintang red, kumintang pink, red and white and violet. So, maganda yung white, guys, no? Maganda yung white. So, sa aking mga strawberry, hindi na maganda ang strawberry. Kailangan ng alagaan ito, i-renovate na to. So, as for now, ito muna yung ating harvest. Ito muna yung harvest. Tapos yung ating sayote, namumulaklak na pala, oh. Ayun, oh. Ayan, bulaklak pa yun ang sayote. Ayan. Bulaklak pa yun ang sayote? Hindi ko alam, eh. Kasi first time ko lang mag-alaga ng sayote. So, ito muna ang ating harvest for today. My second, actually this is the third time nag-harvest na ako dito sa aking gulayan. So, konti-konti lang, konsumo lang naman ito sa bahay. Ito lang naman ang katawaan ko dito. Peppers, magtanim ng mga gulay-gulay. Sa Pilipinas kasi wala ako pakialam doon, hindi ako nagtatanim. Pero dito nagtatanim ako, guys, matino na ako dito. So, yun, my third harvest. So maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana'y tangkilikin nyo pa rin ang aking video sa susunod na harvest. So maraming salamat, thank you, and goodbye! Ito yung aking million bells. Diba? Ang ganda. Million bells. White and yellow color. So, yun na muna. Bye!